Guys, magandang umaga po guys. Ito naman po si Official Vlog para magturo po naman ng kunting idea at para po sa mga electrician. Mga sabi ko, ang electrician po, para malaman niya rin po kung saan nagagaling yung hertz at kung paano nila nalalaman kung ilang hertz ang isang motor. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo, di ba yung nating vlog po natin, yan. Kita niyo po yan. Basahin niyo muna po mabuti bago natin start po yung tutorial sa inyo, ha. Ayan. Nakita ko yun yan, no? 220 to 230 volts. 50 to 60 hertz. Ayan po, paano natin kukuha nitong hertz. Ito na po, mag-upisa na po tayo. Pag may nakita po kayo na isang motor, na unin nyo po yung RPM, no? Ito po yung tinatawag na revolution per minute. Ngayon, pag nakita nyo na po yung revolution per minute ng isang motor, i-divide nyo po sa 60 second. Ang lalabas po nyan is hertz. Kaya ito po, ang revolution ng isang motor na nakuha natin, nakalap natin is 3000 RPM. Revolution per minute divided by 60. Yan po yung tinatawag na 50 hertz. Ito po yung 50 hertz, ito po ginagamit dito sa Middle East. Ha? Ang sa atin po dyan sa Pinas is 60 hertz. Kaya ibig sabihin yung motor na, ang RPM ng motor nyo na ginagamit dyan is 3,600 yung revolution per minute ng motor dyan na dapat gamitin dyan o galing man dito sa ibang bansa. Dapat ang hertz ay 60 hertz. Yan po ang gumadaloy dyan na frequency dyan sa Pilipinas. Okay po. Ngayon, ang topic po naman dito, di ba? Para ipamiliarize, ituro po sa inyo kung paano natin nalalaman kung ilang frequency at ang isang motor. Ayan po, maliwanag po, ha. Ayan po yung tutorial ng inyong lingkod. Ayan. How to get the frequency and by the unit of hertz. Ayan po. Di ba meron tayo dito na tatlo linya, 3 phase po yan. Neutral, RYB or line 1, line 2, line 3. Ayan po. Pag may nakita po din sa panel board na may nakasulat na HS, lalabas po dyan kung anong hertz po yung isang motor na ginagamit. Yung halimbawa po sa MB panel, makikita nyo to. May nakasulat na H saka Z, yan po yung hertz. Yan. At paano po naman kinukuha yung hertz? Yan po, binigyan ko na kayo ng isang sample. Halimbawa, meron po itong 6,000 na hertz. I-divide nyo po sa 60, yun makukuha nyo. Okay po? Example ko lang po itong 3,600 RPM. Pero yan po ang formula niyang paano po kukunin ang hertz ng isang motor. Okay guys, sana po may natutunan kayo kahit kunti. Ito na lang po ulang inyong lingkod, si Official Vlog. Nalawang sawang nagtuturo para po ito sa mga baguhan. Ang topic po natin ngayon ay ito nga po. How to get the frequency of hertz. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po natutunan lang kayo ng kunting idea. At kung sa mga nagtatanong po naman, yan po, kung paano po kunin yung hertz ng isang motor. Okay guys, maraming salamat po guys. Thank you sa panonood. God bless you. Bye-bye. Good luck. Mabalos.